Hi guys, good morning. I woke up extra early today versus kung anong oras talaga ako gumigising kasi I wanna share something with you. It is now 7:22 in the morning. Sasabihin niyo tanghali na pero 6:30 talaga ako gumising kaya lang I have struggles. 30 minutes ako nakahiga bago ako bumangon. And before ako makapag-vlog, I had to find my stuff kasi kagabi pagod ako. So ayun game. Nagkakape muna ako kasi brain cells. Gising na si Virgil dapat kanina pa kasi ako nandito. Bago ko ikwento sa inyo, magkape muna tayo. Also, before everything else, I will have to refill my tumbler kasi kagabi, ubus na siya ng mga anak ko at saka ko. Kailangan ko laging may dalang tubig beside me or else I will be dehydrated. So whenever I wake up in the morning and tapos ko lang gawin yung kape ko, nakakuha na ng tubig. Sometimes I do lemon water, pero I just don't feel like it today. Kasi sobrang aga pa. Gising na sila, rar. So yun muna yung gagawin ko before maligo. So gising na sila kasi maaga talaga silang gumigising dito. Pero kahit anong oras ako gumising, ginagawa ko talaga ito. Minsan, I wake up a few hours before I go to work. Yes, may pasok nga pala ako today. Habibili ko lang nitong iPad pero naset up ko na siya for my task. Kinesu. Also, morning pages. Meron ako nito. Dapat yung note-taking ko sa iPad ko na rin gagawin. Kaso hindi ko pa napalitan yung tempered glass nito. It is still yung 9D. So, hindi siya paper. Ang pangit ng sulat ko dito. I'm so disappointed. O baka ako lang talaga yon. Pangit talaga sulat ko. Yun. So, ayan yung itsura ng morning pages. Pag gawa na siya. And right now, may drawing ni Adi. Galing-galing. Hindi ko alam sino nag-drawing nito. Sabi niya, si daddy daw niya. Pero pinag-drawing nila yung napaka. Habang nagkakape-kape, I'll give you a sneak peek of my iPad. Kung anong itsura niya. Esensya na sa kaguluan sa likod. Yan yung laptop ko. Hinihiram ng kapatid ko ngayon. Internet shop kasi sila sa gabi. So, open natin. And then, I do Notion. I have a calendar right here. Makikita nyo, meron pa lang akong naka-jot down. But usually, I'm at this page. This is my life dashboard, pero hindi ko na mapapabasa sa inyo. So, dami yung personal na sinulat dyan. Basta yun yung itsura niya. So, ayun lang. Gawin ko lang to and then I'll proceed. Actually, pag ganito din, inaantay ko lang din talaga mag-process yung chan ko. Kasi usually, sa morning talaga, by schedule. After kong magising, by schedule din yung chan ko na nagyayaya sa banyo. So, this is my simple morning. Routine. And if may time pa ako later, in a few, kapag natapos ko to agad, I will do a little bit of yoga or stretching kasi a girl is always having back pains and the only solution I can do for it is to do short yoga sessions in the morning. So ayan, journal muna ako. So whenever I'm done with the morning journal, it doesn't have to be long. And now, ito sa inyo. So for example, ito yung tasks ko. And nakamark siya if it's a to buy an errand someday, to buy perhaps, and if it's work related. So makikita nyo, merong underway, which means I'm already on it, and meron namang done. So I got my car detailed. And it's gonna be marked as done. And now, yung mga life admin kineso ko. I also have my daily tracker. So I just have to do this and today, kailangan ko ring mag-notes. Here, I would also reply to some of my emails on my work email. And usually, yung mga brands, nag-iintay sila ng reply in the morning or before lunch. Get empowered! Payment solutions from Maymaya!
sneak link and my shoes are Target for you guys down below. Nakapag-tease na ako. And packing my work bag. Ayan siya. So, actually, most of the things that I need nandiyan na sa loob ng bag organizer. But the usual things na sinushoot ko dito ay sa umaga. Ayong iPad, alcohol, and ito, gagamitin ko kasi mamaya. And this one, at ayun na, yung isa sa, yung ipapakita ko sa inyo today. So, lalabas na tayo kasi malilate din ako. Phone. Then, let's go. Ano siya? Nilagay ko na lahat ng gamit ko doon. Pero, kaya ako nag-vlog today is because I'm gonna share with you something. So, andito na siya sa labas. Andito siya sa labas. Ayan. At naulanan siya. Wala akong mask pero isang hindi pa lang ako sa gate namin. Ayan na siya. Pakita ko sa inyo. Pero, teka lang. Nalakad ko kayo. But, I want to show you my OG baby. So, ayan siya. Pasok tayo sa loob. Okay, so the reason why I'm inspired na mag-record today is bagong detail kasi itong sasakyan ko. So malinis siya, pwede ko siyang ipakita sa inyo. Sobrang nagdumi siya ng mga times na hindi ko siya nagagamit. Basta hindi ko na ma-explain sa inyo ng mahaba. Nung nag-ashfall yung taal, nasira yung aircon niya kasi ibinyahin namin siya. Naglilipat kasi kami nun. So the time nasira yung aircon niya, sobrang nagdumi yung loob. And then, ayun yung time na nasnatchan din ako ng phone kasi bukas yung mga bintana. Pero ngayon, okay na siya. I'm gonna just start the engine kasi ang init! So, na-start yung engine, kaya lang may i-explain pa kasi ako sa inyo. For now, this is still my car, but I have another one. Hindi ko masabi na new car kasi explain ko rin sa inyo pag nandun ako sa kabila. Bakit hindi siya new car? Papakita ko lang sa inyo yung overview ng sasakyan. Habang kaya ko pa yung init. Oh, ang init! Let's go! So, ayan siya. Ito yung itsura niya. And ayan yung isa sa kabila na ipapakita ko sa inyo. Pero for now, ayan siya. So this is a Hyundai Tucson 2016 or 15 na model if I'm not mistaken. Red wine yung color niya. It is a manual car. Yes, yeah girl, drive stick. So ayan siya. The head unit, I got it for free from Hyundai the time na we purchased it. Usually, yung manual na transmission na ganito, it does not come with that head unit. And I love it so much. So, yun yung itsura niya. Sobrang simple, straightforward, 5-seater car na maluwag. Even if you have kids, sobrang, wala lang, simple. Pero, I freaking love this car. It's a gasoline engine. And I'm gonna show you how or why I love it so much. So, this is siya. To start it, kailangan mong apakan yung clutch and kailangan mo i-make sure na naka-neutral ka and ang init! Mag-aircon lang ako. Naka-start na yung engine niya pero halos hindi nyo naririnig. Aircon yung naririnig nyo kasi tinodo ko, sobrang init. Sobrang tahimik ng cabin nito and nung engine in general and so smooth. So on why I got and chose this car is because tamang-tama yung size niya. Hindi ako sanay na mag-drive ng mga sedans or sobrang lowered na cars. Although I can, kaya lang naiilang ako. Gusto ko talaga yung medyo may height and ground clearance and medyo may size kasi ang daming siga sa daanan. Yun lang, I got this car 2016. Brand new siya nung binili namin. It is a manual transmission. Isa sa mga choices ko why I got a manual is because the first car na pinag-aralan kong i-drive is yung family van namin. It is a manual transmission. Next car that I got, Hyundai din siya, yung maliit na version, the Ion. Manual din yun. And I did not want na makalimutan ko how to drive a manual. So when we decided to get me a new car, a brand new car, I still want a manual transmission kasi alam ko sa sarili ko marami pa ako matututunan sa pagdadrive ng manual, like engine braking, double clutching, kung tama ba yung pagkakasabi ko, rev matching, yung mga ganun bagay, lahat yon gusto ko siyang matutunan at the time. And yun, nagpapaturo ako sa brother ko. And natutunan ko naman siya, pero hindi ako sobrang galing mo. And the time came lang, araw-araw ngayon, malabas ako. And when the pandemic started, wala masyadong traffic. And then nung bumalik yung traffic, hindi ko na alam. This car is a bliss and so smooth to drive. For a manual car, sobrang gaan niya. Manual car na iniisip mo, malaki siya, pero magaan siya talaga. And
wala, it's just a joy to drive and sobrang bait ng kotse na to. We call him Red. Yung nagpangalan sa kanya ay yung long time best friend ko kasi daw Red siya. Pero hindi talaga siya Red. Yun lang, manual kasi siya and alam ko na darating yung time na kakailanganin ko ng mas malaki kasi nga, dalawa na yung anak ko. At kung mag-away sila sa mga upuan, ay medyo malala. For a manual car, wala naman siyang problema. It's not my body na kalaban ko sa pagdadrive. It's my mind. Yung tipong papunta pa lang sa pupuntahan ko, parang nai-stress na yung isip ko, na-anxiety na ako. Pero pag nakaupo naman na ako, okay na siya, dire-diretso na siya. And when you're driving a manual car, nasa'yo lahat yung control. Especially if may passengers ka, nasa'yo yun kung gaganon ba sila or may hilo sila. Or hindi. Siguro naman, feeling ko naman, di naman sobrang nahihilo sa akin ng mga sakay ko. There are just times that you just want to sit down and drive na walang iniisip. Pinakaganyan ka lang. Lately, I drive myself to and from work. We carpool and parang sabi ko, it's time. Kasi ano na siya, 4 years old na tong car and pero hindi ko pa siya binbenta ngayon. Okay, so kalma lang. That's what I'm gonna show you today. I got a new car or another car kasi hindi siya new. So explain ko na sa inyo. Lipat tayo sa kabila. Lipat tayo sa kabila. Meet Ash. So ayan sila nang magkatabi. And pasok tayo sa loob. So this one, comparing it to my other car, this is a keyless car. Ayan. Pag lumapit ako, nag-open na yung side mirror and may ilaw dito. Hindi niya lang kita. Just have to press this. Kahit nasa pocket ko yung key fob, papasok tayo sa loob. Oh my god, mas madumi to tignan ngayon kaysa dun sa isang car kasi bagong detail yon. Ito, ginagamit ko na mga ilang araw na. So this one are the keys to my other car. So kung makikita nyo, kailangan ko itong pindutin every time I get inside that car. And then ito yung susi niya. But this one is a keyless car, so key fob lang siya. Ayan, nilagay ko na dito sa key clay ko. Which is feeling ko meant to be kasi ito, kasya siya dito sa loob whenever I just want to keep it here. And kahit nasa bag ko lang to, okay lang, masistart ko yung kotse. Now, I'm gonna show you how to start it. Yung pinagkaiba nilang dalawa is this is a push start car and then engine on para mag-start siya. Sorry, ang halikabok. Ayan. And then, I just press on the brakes and start the car. And yung noise na naririnig nyo sa kanya is the biggest difference between the other one because this one is a diesel engine. As much as I love my quiet cabin sa Hyundai Tucson ko na gas, a diesel engine is more efficient nowadays kasi mas mura yung diesel at ang mahal-mahal ng gas. Reason number one. Next is that this is an automatic transmission car, so it means hindi na ako nagsishift-shift, which I miss dun sa kabilang kotse, pero it definitely saves me a lot of energy during the day and pagpa-uwi ako galing sa trabaho because I have to drive myself and my co-workers and I have to work and then I have to drive back home. Sobrang nakakapagod. Just to be very honest, hindi ko ma-explain sa inyo when I'm just driving na wala akong masyadong iniisip. As much as I enjoy driving a manual car, kapag siguro malayo yung pupuntahan and walang traffic, long drive, mas dadalhin ko yon. Ito kasi is more practical to use on a daily basis. But here's the catch, this is not a brand new car, not unlike the time na binili namin yung Hyundai Tucson. This one is a second hand Hyundai Santa Fe 2014 model. Sabihin ko na sa inyo straight up yung reason. Yung time na naisip ko na ready na ako mag-venture into an automatic car kasi alam ko, secured na ako for the past few years, 5 years that I'm driving a manual, hindi ko na siya makakalimutan. Nagtitingin-tingin ako ng cars and I really, really, really want a Mazda CX-8 or 9. One of my non-negotiables are additional seats. But, nakakuha na ako ng quote from Mazda ng brand new version niya. Hyundai kasi, pang ilan na namin to. So, kabisado na namin siya. So, okay lang if mag-second hand kami. Back to the Mazda, it's very expensive at the time. Although, kahit i-choose ko na lakihan ko yung down payment, mahal pa rin yung monthly niya. And I just want to be very honest and practical with myself. Ayoko pa muna ng monthly, ayoko ng utang. So, dun ako sa straight na mababayaran at wala na akong iisipin. And it is this car. So, siguro saka na lang yung Mazda when I'm ready to reward myself. But for now, I know that this is the one and this is the one that I deserve at the moment. Another reason to work hard are
more dreams. But for now, I am very happy and contented with this one. Medyo maingay nga lang yung engine niya. Sana naiintindihan niyo lahat ng sinasabi ko. Comparing it to the other one, it is a automatic transmission. Foot brakes para malinis yung console. And one of the best parts is, as you can see sa armrest niya, kasya yung malaki kong tumbler. This is 32 ounces. And yan, snug siya. This is already my work bag. I'm ready to leave. And ayan, andyan na rin yung baonan ko. Ipapa-leather pa namin to. Hindi ko pa mapakita sa inyo. Nalobot to tong camera. So I'm recording now on my phone. This is a 7-seater car. Ang daming spaces dun sa likod. Meron din siyang mga aircon sa likod, which I love. Besides sa space, ang dami rin niyang spaces dito. Like, dito ko lagi nilalagay itong phone ko. Tumbler holder, cup holders everywhere. Saktong-sakto yung size niya. Malaki siya. It is very generous of space. Well, halos ganun din naman yung isa. Just a little bit more small. Mas more lang yung technology neto, like nasa steering wheel na lahat ng controls ko sa music and everything. Yung isa kasi, I have to reach out dun sa head unit para hinaan or lakasan siya. Pero ito, nandito na lahat sa steering wheel. Ayun lang, I just wanna share this little milestone with you because adulting decision yung ginawa ko na I went for this one instead dun sa gusto ko talaga. Meron kang mga bagay na gusto pero that's not what you need at the moment. And just because isinantabi mo siya ngayon because you're being practical and you're parang inuuna mo yung mga bagay na kung saan ka secured and sigurado emotionally, mentally and physically and financially, ay kakalimutan mo na yung mga bagay na goals mo in the future. So for me, I can work harder, I can strive more for the other things that I want, but in the future maybe. But for now, yeah, an achievement unlocked. And I just wanna share with you na ayan. For now, ayan, dalawa sila ngayon. For now, I'll have to go to work and I might end this vlog. Thank you so much for watching this video. And by the way, lahat ng piyesa niya na kailangan palitan, it is one of the disadvantages when you get a second-hand car. Marami kang kailangan palitan, pero napalitan na siya. Brake pads, tires, shock absorbers, stabilizers, even yung motor ng steering wheel. Kasi when you get a second-hand car, kailangan marunong kayo magtingin. At yung kapatid ko lang yung marunong doon. So, salamat sa pagsama sa akin sa pagbili nito. Thankfully, sobrang naalagaan naman to nung unang may-ari. For now, I have to go. Thank you so much for watching this video. Please subscribe if you haven't already. And if you have any questions at all, please just put it in the comment section below. Thank you so much for watching. I'll see you on Minutes with. Bye-bye.